Unang-una po sa lahat ay nais ko pong magpasalamat sa inyo at nabigyan ninyo ako ng pagkakataon, oras at panahon. Nabasahin ang aking kwento sa dinami-dami ng nasulat sa inyo. Sa dinami-dami ng mga sumusulat sa inyo ay isa po ako sa mga mapalad na nabigyan ng pagkakataon. Binabati ko po kayo at sa mga tagapakinig ng isang magandang araw. Ako po ay sumulat sa inyo para maibahagi sa inyo ang kwento ng aking buhay at pag-ibig na nagkaroon po ako ng lakas ng loob at inspirasyon na sumulat sa inyo dahil sa mga tinatampok ninyo na storya. Kaya nais ko din po na ibahagi ang aking kwento. Araw-araw ko pong sinusubaybayan ang inyong programa mapasabahay man ako o sa trabaho. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Chanel, 35 years old at isang nurse currently working as a pharmacy assistant sa isang pharmacy sa Cavite. Papa Dudut, nagsimula po ang kwento ng aking maala soap opera na buhay nang makilala ko si Josh. Nakasalukuyan na aking boyfriend, nagkakilala po kami dahil sa tropa niya na nakikipag-textmate naman po sa akin ang pinsan na nasa probinsya. Nakiusap naman sa akin ang aking pinsan na alamin ko daw kung sino yung nagtetext sa kanya. Sa kadahilanan na taga Cavite lang daw at iisang barangay lang daw kami. Inalam ko po yun, Papa Dudut. Kinuha ko yung number at tinext ko subalit walang response. Kaya dead man lamang ako. Lumipas ang ilang araw, biglang may nagtext sa akin na unknown number. Nagtanong po sa akin kung bakit daw ako nagtitext sa number niya. Papa Dudut, nagpakilala si Josh sa akin. Kasama siya sa tropa ng pinsan ko. Dahil doon ay agad kong sinabi yon sa pinsan ko. Pero lumipas pa ang ilang araw ay sobrang bored ko po kaya tinext ko si Josh. At yun nga, doon na nagsimula ang lahat. To make the story short ay nanligaw si Josh sa akin at naging kami noong May 10, 2008. Pero dahil sa nag-aaral pa ako ng mga panahong yon, ay inilihim ko muna sa mga magulang ko na may boyfriend na ako dahil panigurado na tututol sila sa amin. Ayos ka lang ba, babe? Tanong sa akin ni Josh habang nakasakay kami sa isang pampasaherong bus isang gabi. Bagamat nangihina ay agad naman akong sumagot sa kanyang katanungan. Oo, medyo nahihilo lang ako ng kaunti. Ganun ba? Sumadnal ka dito sa balikat ko kung gusto mong umidlip ka muna. Tutal ay malayo pa naman tayo. Suhestyon niya sa akin. Sige, salamat babe. Ang sabi ko naman habang isinasandal ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Naamoy ko naman ang kanyang suot na damit at natuwa ako dahil kahit na ilang oras kaming namasyal, ay na-maintain pa rin niya na maging mabango. O bakit hindi ka pa umiidlip? Tanong niya sa akin nang mapansin niya akong hindi pa umiidlip. Hindi pa ako inaantok, gusto ko lang sumandal sa mga balikat mo. Tugon ko naman sa kanya. Naging masaya ka naman ba ngayon sa lakad natin ngayon? O sisa pa niya sa akin? Siyempre naman, kasama ko kasi ang pinaka-love ko eh. Natutuwa kong wika. Babe, sigurado ka ba talaga na ayaw mong ihatid kita sa bahay ninyo? May pag-aalala lang tanong niya sa akin. Hindi naman sa ayaw ko, Josh, kaso alam mo naman ang sitwasyon natin, hindi ba? Sagot ko sa kanya. Kapag nakita kasi siya ng pamilya ko ay siguradong malaking gulo. Pero paano ka? Nahihilo ka pa naman. Alam nga naman na hayaan kitang umuwi ng ganyan. Baka mapahama ka pa. Gabi pa naman. Naiintindihan ko naman ang pag-aalala ni Josh sa akin. Kaso iniingatan ko na huwag malaman ang pamilya ko ang tungkol sa relasyon namin. Huwag kang mag-alala sa akin. Ayos lang ako. Kaya ko pa namang umuwi na mag-isa. Josh, alam kong nag-aalala ka para sa akin pero maniwala ka. Wala tong hilo na ito. Kaya ko to. Paninigurado ko sa kanya. Chanel, kailan mo ba ako ipapakilala sa family mo?
Gusto ko na kasing maging legal tayo at saka aminin ko sa iyo na medyo sawa na ako sa mga patago-tago nating relasyon pag amin niya sa akin. Napabangon ako sa pagkakasandal sa kanyang balikat at napatingin ako sa kanya. Teka, ibig sabihin ba niyan, Josh, ayaw mo na akong karelasyon? Gusto mo na bang makipaghiwalay sa akin? Malungkot kong tanong sa kanya. Hindi yun ang ibig kong sabihin pagkorekta ni Josh sa akin. Sawa ka na kamo sa akin eh. Aaminin kong nasaktan ako ng totoo sa sinabi niyang sawa na siya, Papa Dudut. Samantala ay huminga naman ang malalim si Josh bago niya ipinaliwanag ang kanyang sinasabi. Okay, siguro mali ako ng pagkakasabi pero hindi yun ang ibig kong sabihin. Mahal kita at hindi ako nagsasawa sa iyo. Nagsasawa lang ako sa sitwasyon natin, Chanel. Kailan ba tayo magiging malaya? Kailan ba natin magagawa yung mga gusto natin nang walang inaalalang makakakita sa atin? At saka kung tutuusin wala naman tayong dapat na itago. Mahal kita at malinis ang intensyon ko sa iyo. Handa akong patunayan yan sa mga magulang mo, Chanel. Kaso Josh, pagkatapos ay nagbuntong hininga muna ako bago nagpatuloy. Hindi mo kasi naiintindihan? At alin naman ang hindi ko naiintindihan doon? Balik naman sa akin ang aking boyfriend. Babe, naunawa naman kita kung ayaw pa ng mga magulang mo na magka-boyfriend ka pero isipin mo rin, nasa hustong gulang ka na. Alam mo na kung anong makakabuti sa'yo. Alam naman siguro ng mga magulang mo na karapatan mong magmahal at mahalin. Hindi mo pa kasi kilala ang mga magulang ko. Kung alam lang niya kung gaano kamatapobre ang pamilya ko, lalo na ang mga magulang ko. Kaya nga, ipakilala mo ako sa kanya, Chanel. Walang kaso sa akin kahit na hindi ako tanggapin ang mga magulang mo. Handa ako namang ipaglaban ang pagmamahal ko sa iyo. Pangako naman niya sa akin. Kaso sa tingin mo ba ay may magagawa tayo kung sakaling paglayuin nila tayo? Alam ko ang kaya nilang gawin, Josh. Nag-aalala kong sabi sa kanya. So ganito na lang ba tayo? Nung una ay hindi ako naka-imig sa sinabing yon ng boyfriend ko. Kung sa bagay ay may punto naman siya at aaminin kong ayoko na rin yung nagtatago ng aking feelings sa harap ng mga kakilala at kapamilya ko. Josh, hindi naman habang buhay ganito tayo. Magiging malaya din tayo pero hindi pa sa ngayon. Hangga't nasa poder pa ako ng mga magulang ko, hindi ko magagawa ang gusto ko. May katapusan din ito, Josh. Kaunting tiis na lang. Yun na lamang ang sabi ko sa kanya. Bagamat nakita ko ang lungkot at kaunting frustration sa mga mata ni Josh. Ano pa bang magagawa ko? Dahil sa mahal kita kaya handa akong magtiis at maghintay. Wika na lamang niya sa akin. Papa Dudut, sinikap namin ni Josh na itago ang aming relasyon sa mga magulang ko hanggat kaya namin. Ngunit totoo talaga ang kasabihang walang lihim ang hindi nabubunyag. Dahil isang araw ay nagulat na lamang ako nang kumprontahin ako ng aking matapobring ina. Hanggang kailan mo isesekreto sa akin yung pakikipagkita mo ng palihim dyan sa boyfriend mo? Galit na wika sa akin ng aking ina. Nagulat naman ako sa kanyang sinabi. Paano niyo po nalaman? Curious ngunit kinakabahan kong tanong sa kanya. Mayaman ako, Chanel. Baka nakakalimutan mo. Kaya kong gawin ang lahat pagmamalaki ng aking ina. Napabuntong hininga na lamang ako at saka sarkastikong nagtanong sa kanya. So what's up? Ano naman pong nadiscover ninyo sa akin? Mabilis namang sumagot ang aking donyang ina. Hindi ba't ang sabi ko sa'yo, unahin mo muna ang pag-aaral mo bago yung paglalandi mo. At saka kung magkaka-boyfriend ka lang, bakit pa hindi yung ka-level natin? Yung kasing yaman natin. Hindi yung kung sino-sinong lalaki lang yung gagawin mong boyfriend. Mabait si Josh, ma. Oo, maaring hindi po siya kasing yaman natin pero may dignidad siya at malinis ang kanyang pagkatao. Pagtatanggol ko naman sa aking boyfriend. Malinis ba ang pagkatao yun ang galing sa sirang pamilya?
Question pa niya, Papa Dudut. Ma, hindi kasalanan ni Josh kung siraman ang pamilya niya, ang wika ko. Ngunit nagpatuloy pa rin ang aking ina sa pagmamaliit kay Josh. High school graduate lang ang lalaking yon. Vendor lang sa kalsada ang tatay niya. Sige nga, sabihin mo sa akin kung anong klaseng buhay ang maibibigay niya sa iyo. Chanel, kung siya ang pipiliin mo ay siguradong maghihirap ka lang. Mag-isip-isip ka naman, anak. Tandaan mo, sa buhay ngayon, utak na ang pinapaandar. Hindi ang puso, ang sabi pa niya sa akin. Huwag niyo po akong itulad sa inyo, ma. Oo nga, maaaring utak ang pinapaandar ninyo, pero ang tanong, masaya ba kayo sa buhay ninyo ngayon? Balik ko naman sa kanya na siyang kinagalit niya. Huwag mong iligaw ang usapan. Chanel, sigaw niya sa akin. Ikaw ang pinag-uusapan, hindi ako. Basta hanggat nandito ka sa poder ko, ako ang masusunod. Yon ang huli niyang wika sa akin bago siya nagbanta na kapag hindi ko hiniwalayan si Josh ay tatanggalan daw niya ako ng mamanahin. Ayun nga, Papa Dudut, ayaw ng mga magulang ko kay Josh kasi nga hindi siya katulad namin na mayaman. Isa kasing British executive sa Dubai ang aking ama habang ang ina kong Pinay ay isang mayamang negosyante. Samantala sa akin, nakafocus ang kanilang atensyon dahil only child lamang ako, kung kaya't guwardyado ako sa kanila 24/7. Papa Dudut, hindi naging madali ang relationship namin, me and him against the world. Kung ituring ang relationship namin lalo pa. Napinatatag ang aming relationship nang dumating ang isang mabigat na problema. Samantala, isang araw ay nabalitaan kong nasa ospital si Josh dahil napagtripan daw itong bugbugin ng mga lasinggero sa lugar nila. Kaya dali-dali akong pumunta doon para dalawin at alamin ang kalagayan ng aking boyfriend. Josh, sobra akong nag-aalala sa iyo nang mabalitaan ko na ospital ka. Nag-aalala kong wika sa kanya. Kumusta ka na? Ano na ang lagay mo? Mabuti na ako. Medyo masakit lang ng kaunti ang ulo ko, pero huwag ka nang mag-alala pa. Kaya ko to, malayo sa bituka itong natamo ko. Paniniguro ni Josh para mawala ang pag-aalala ko sa mga nangyari. Sinong gumawa niyan sa'yo? Hindi ko alam, baby. Napagtripan lang ako ng mga lalaking tambay dun sa lugar namin. Nakainom yata sila. Basta ang alam ko, bumibili lang ako ng soft drink sa tindahan nang bigla na lamang nila akong suntukin. Sagot naman ng boyfriend ko. Nakahinga naman ako ng maluwag nang sabihin niya sa akin na ligtas na siya ayon sa doktor na tsumek up sa kanya bago ako dumating. Salamat naman at walang nangyaring masama sa iyo, Josh. Basta promise mo sa akin na magpapagaling ka kagad, ha? Kasi hindi ko kakayanin kapag may nangyaring masama sa iyo, ang sabi ko pa sa kanya. Promise, Chanel, magpapagaling ako. Ayoko kasing nakikitang nag-aalala ka ang girlfriend ko. Pagkatapos noon ay niyakap ko ang aking boyfriend at inihiga ko ang aking ulo sa kanyang balikat. Chanel, palagi mong tatandaan kaya ako nabubuhay eh dahil sa'yo. Hindi bali nang may mangyari sa akin, huwag lang ikaw. Basta babe, hindi ko pababayaan ang sarili ko para naman hindi kita makitang malungkot. Magpapalakas ako ng katawan dahil tutuparin ko ang pangako ko sa'yo na hindi kita iiwanan, ang sabi pa niya sa akin. At yun nga, Papa Dudut, ako na ang nagalaga kay Josh habang nasa ospital siya. Nag-file pa ako ng 2-day vacation leave para mapagtuunan ko siya ng pansin dahil gusto kong mapabilis ang kanyang pagaling. Samantala, nung mga panahong yon ay pinagkatiwala muna ako at tumira sa aking tita na katulad din namin ay isang mayaman. At isa siya sa tutol kay Josh para maging boyfriend ko. Binisita mo na naman yung boyfriend mo, sarkastikong wika niya sa akin. Tumawag pa naman sa akin ang mama mo mula sa Batangas. Tinatanong kanya kung nagtitino ka na ba. E ang sabi ko, hindi kita mapigil dyan sa kakalapit mo dyan sa boyfriend mong hampas lupa. Wika pa niya. Tita, ano ba kayo? Huwag niyo naman po sanang pagsalitaan ng ganyan ang boyfriend ko. Saway ko sa kanya. Teka, bakit ba sobrang pagtatanggol mo dyan sa boyfriend mo, Chanel?
Pag-uusig na tanong niya sa akin. Eh kasi naman po tita, para kayong si mama, masyadong mapanghusga. Big deal sa inyo masyado kung mayaman o mahirap yung nagiging boyfriend ko. Siguro nga po hindi pinanganak si Josh na mayamang katulad natin. Pero wala akong dahilan na nakikita para hindi ko siya mahalin. Pagtatanggol ko sa aking desisyon. Marami akong narinig na balita tungkol niya sa boyfriend mo. Kaya nabugbog yan kasi balita ko ay nanghipo ng babae yang si Josh. Nagulat naman ako sa mga narinig ko. Ano? Teka, tita. Kanina niyo po nalaman yan. Hindi talaga ako makapaniwala sa kanyang mga sinabi. Hindi na mahalaga yon kung kanino ko nalaman. Ang importante ay nalaman ko na ang tunay na ugali ng boyfriend mo. Masyadong madumi ang pagkataon ng lalaking yan. Babala pa niya sa akin. Tita naman, sinungaling yung nagsabi niyan sa inyo. Hindi nang hipo si Josh. Pinagtripan po siya ng mga lalaking tambay sa lugar nila. Kung gusto niyo eh, may photocopy ako ng blotter ni Josh sa barangay. Basahin po ninyo at nang malaman ninyo ang totoo. Ang wika ko sabay abot sa kanya ng photocopy ng blotter. Akin na nga. Naiinis nitong wika sabay kuha sa aking inabot. Ano? Tama po ako hindi ba? Mali po kayo nang iniisip kay Josh. Samantala, ibinalik sa akin ni tita ang hawak niyang kopya ng blotter ni Josh. Hindi ako naniniwala dito. Pwede siyang magsinungalin sa blotter. Katwiran pa nito. Sa puntong yun ay nainis na ako. Ayan naman ang hirap sa inyo eh. Mas pinapaniwalaan ninyo ang mga chismis kesa doon sa katotohanan. Kahit ano pang sabihin mo, kahit na totoo pa yung sinabi niya sa blotter, hindi pa rin magbabago ang katotohanan, hindi magiging mabuting impluensya sa iyo ang hampas lupang yon. Sabi pa niya na lalong nagpagalit sa akin. Kahit ano pang sabihin ninyo na mama, eh hindi ko pa rin hihiwalayan si Josh, din ko. Ay nako, kahit kailan talaga, black sheep ka talaga. Bumalik ka na nga dun sa mama mo sa Batangas para wala na akong sakit ng ulo, diman niya sa akin. Sige po tita, kung yan ang gusto ninyo, aalis na po ako dito. Naiinis kong wika sabay walk out para mag-impake. Papadudot sumama ang loob ko noon sa tita at mga kamag-anak ko dahil ayaw nilang maniwala sa mga sinasabi ko. Patuloy nilang pinapasama ang imahe ni Josh kahit na hindi naman totoo. Kaya dahil doon ay nagpa siya na lamang ako na lumayo sa kanila at sumama na ako kay Josh. Nako Chanel, pagpasensya mo ng bahay namin ha. Medyo may kaliitan kumpara sa bahay ninyo. Nahihiyang wika ng ama ni Josh. Okay lang po Mang Bert, ang sabi ko naman sa matanda. Nagpatuloy siya sa pag-inform sa akin tungkol sa kanilang bahay. Iisa lang ang kwarto ng bahay namin at nandun yung mga nakababatang kapatid ni Josh. Doon din ako natutulog. Pasensya na kung sa sala ka lang namin patutulugin. Di bali, kasama mo naman si Josh eh. Ayos lang po sa akin kahit saan po ako matulog. Madali naman po akong makatulog eh. Di bali, pinaganda ko naman kayo ng kulambo at katol para hindi kayo lamukin na dalawa. Basta Chanel ha, feel at home. Ang sabi pa sa akin ni Mang Bert na giliw sa akin. Salamat po Mang Bert sa mainit na pagtanggap ninyo sa akin dito sa bahay. Ang wika ko ng pasasalamat sa kanya. Ngumiti naman siya sa akin at muling nagsalita. Itay na lang ang itawag mo sa akin, total naman ay kasintahan mo ang anak ko. May palagi naman ako na kayong dalawa ni Josh ang magkakatuluyan. Ang sabi pa niya na siyang nagpangiti lalo sa akin. Nako itay, magdilang anghel sana kayo, ang wika naman ni Josh. Huwag po kayong mag-alala. Tay, kahit na anong mangyari, eh si Josh lang po ang mamahalin ko. Pangako ko sa ama ni Josh. Nako, napakaswerte pala ng anak ko sa iyo. Pahabol pa ng matanda. Nako, hindi po, ako po ang swerte sa anak ninyo kasi mabait, masipag at saka talagang mahal na mahal ako ng anak ninyo. Ang puri ko naman kay Josh. Basta Chanel ha. Kung may kailangan ka, sabihin mo lang sa amin. Josh, ikaw nang bahala sa girlfriend mo. Ang sabi pa ni Mang Bert bago ito tumungo sa kwarto para matulog kasama ang iba pang miyembro ng pamilya ni Josh.
Samantala sabay na kaming nahiga ni Josh magkayakap. Pagkatapos noon ay hinalikan niya ako sa noo habang ako naman ay iniisip kung ano ang magiging reaksyon ng aking mga magulang sakaling malaman nila na tumuloy ako sa bahay ng boyfriend ko. Ayos ka lang, Chanel? Tanong sa akin ni Josh. Iniisip ko lang si Tita Marga, sagot ko naman. Sa mga oras na ito, alam kong sinasabi na niya kay Mama na wala na ako sa bahay. Hindi kaya magalit ang tita mo sa ginawa mong paglaya sa bahay niya? Nag-aalala ang tanong ni Josh sa akin. Hindi siya magagalit kasi in the first place, siya naman ang nagpalaya sa akin. Actually, blessing in disguise na rin kasi masyadong mabunganga si tita ang ingay. At least dito magkakaroon ako ng peace of mind ang kwento ko. Narinig kong huminga ng malalim si Josh pagkatapos ay muli siyang nagsalita. Hindi ka palalayasin ng tita mo kung hindi dahil sa akin. Hindi magagalit sa iyo ang buong angkan mo kung hindi ko kasalanan. Wala kang kasalanan, Josh, pagtatama ko sa kanya. Ayaw nila sa akin, Chanel, at kahit kailan hindi nila ako matatangga para sa iyo. Malungkot niyang wika. Agad ko namang pinakalma ang kanyang kalooban. Huwag mong isipin yon, babe. Ano ngayon kung ayaw nila sa'yo? Tandaan mo na hindi naman sila ang girlfriend mo kundi ako. At kahit na ano pang sabihin nila, kahit na may kumakalat pa na chismis laban sa'yo, sa'yo pa rin ako maniniwala. Galit na galit na siguro yung mama mo ngayon. Hindi na ako takot kay mama, bahala na. Kung magalit siya, basta ang alam ko wala akong ginagawang masama. Baka, Josh, matagalan pa ako bago ko kausapin ang mga magulang ko. Sobrang sama pa rin kasi ng loob ko sa kanila hanggang sa ngayon, pag-amin ko. Hindi kita masisisi kung magtanim ka ng sama ng loob sa mama mo. Muli akong huminga naman ng malalim para mailabas ang bigat na nasa loob ng dibdib ko. Ever since malayo naman ang loob ko sa kanya, sinubukan ko namang lumapit pero siya mismo nagbigay ng dahilan para lumayo ako sa kanya. At saka never niya akong inalagaan. Puro yaya ko lang ang nag-alaga sa akin. Sa totoo lang, Josh, mas matutuwa pa ako kung yung yaya ko na lang yung totoo kong ina kesa kay Rhea. Wika ko. Akala ko kapag mayaman ka masaya ka na sa buhay. Nagkamali ako. Tumango ako bilang tugon. Oo, Josh, kahit na sa'yo na ang lahat ng pera sa mundo, kung wala namang taong nagmamahal sa'yo, hindi ka rin magiging masaya. Ang sabi ko pa sa kanya habang inaalala ang mga masasalimuot kong experience bilang isang anak mayaman. Papadudot, tumira ako pansamantala kay Josh habang nagpapalamig ako ng ulo at para makalayo na rin sa intriga at pandidikta. Noong mga panahong kasing yon ay nawalan ulit ako ng trabaho pero hindi nagsawang pamilya ni Josh. Natulungan ako. Tinuring nila ako na parang tunay na kapamilya at labis ang pasasalamat ko doon. At sa ilang araw na pamamalagi ko roon ay hindi ko maitatanggi na nakaramdam ako ng kaunting inggit kay Josh. Kasi masaya sila sa piling ng ama nila. At kahit na mahirap sila ay nakukuha pa rin nilang maging masaya. Kahit sa maliit na bagay. Minsan tuloy ay naiisip ko na mukhang ako pa nga ang dapat na kaawaan dahil kahit na lumaki ako sa isang mayamang pamilya ay hindi ako naging masaya sa buhay ko. Tama nga ang kasabihang hindi mabibili ng pera ang lahat ng kaligayahan sa mundo. Papadudot, tumira ako kina Josh para maranasan ko naman sa buong buhay ko ang maging malaya. At hindi naman ako nagkamali sa pagpili ng desisyon kasi naging masaya naman ako sa piling ng boyfriend ko. Pero alam ko na matatapos ang kasiyahang ito kapag pumasok na sa eksena ang mga magulang ko, lalo na ang ina ko. Samantala, isang araw ay ginising ako ni Josh para mag-almusal. Sa hapag ay nakita ko ang mga kapatid, tatay at lola ng boyfriend ko na masayang inalok akong saluhan sila. Nagpa-unlock naman ako. Tinapa, kamatis at sinangag na kanin lamang ang ulam nila. Ibang-iba sa nakasanayan kong almusal sa bahay tulad ng pancakes, bacon, hotdog, fish and chips. At kapag nasa Pilipinas si Papa ay hinahainan pa niya ako ng full English breakfast.
Pero ayos na sa akin yon. Kasi kahit kaunti lamang ang nasa ibabaw ng mesa ay masaya naman ang lahat ng kumakain. Narealize ko tuloy na sana'y pinanganak na lamang ako sa simpleng pamilya lamang ang pamumuhay. Nang sa ganon ay nararamdaman ko ang kasiyahan na hindi ko naranasan sa pamilya ko ngayon. Sa kabilang banda habang nag-almusal ay biglang nag-ring ang aking cellphone at magalang na nagpaalam muna sa pamilya ni Josh para kausapin ang caller. Nang makita ko naman ang screen ng phone ko, nakita kong si Mama pala ang tumatawag. Nag-decide na lamang ako na sagutin yon para alamin kung ano namang reklamo o panlalait ang maririnig ko sa kanila. Teka, bakit po ba kayo tumatawag ha? Nairat akong tanong kay Mama nang binungad niya sa akin ang malutong na mura. Talaga bang sinusubukan mo akong magalit, Chanel? Gagawin mo talaga ang lahat kahit na lapastanganin mo ang sarili mong ina? Makasama mo lamang ang hampaslupa mong nobyo? Galit na wika ng aking ina sa kabilang linya. Ma, pwede ba? Huwag niyo na nga pong pagsalitaan ng hampaslupa si Josh. Kung tutuusin, mas tao pang kumilos si Josh kesa sa inyo. At saka hindi porket mayaman kayo ay may karapatan na kayong manlait ng kapwa. Sumasabog na ako ng mga sandaling yon. Sinabi sa akin ng tita mo na dinala mo ang lahat ng gamit mo. Hindi pa natatapos ang kanyang sinasabi nang bigla na akong sumingit. Aba natural, dadalhin ko po talaga yon kasi mga gamit ko yon, ang sabi ko. Samantala hindi nagpatinag ang aking ina sa paninigaw sa kabilang linya. Ibalik mo ang lahat ng gamit na dinala mo dyan sa bahay ng hampaslupa na yan. Kasi kung hindi mo ibabalik yan ay palalabasin ko sa barangay na ninako mo ang lahat ng yon. Pwede kong bawiin yon lalo na at yung boyfriend mo lang ang siguradong makikinabang dyan. Sabi pa nito. Maalam nyo, ngayon ko lang na-realize na napakaganid ninyo. Sige, ibabalik ko po sa inyong lahat ng gamit na ibinigay ninyo sa akin. Ang wika ko habang nanginginig sa galit. Aba dapat lang, tutaray pasaway kang anak. At saka alam kong matagal mo nang gustong sumama dyan sa lalaking yan. Pwes wala kang dadalhin kahit na anong gamit kahit isa. Sarkastiko nitong balik sa akin. Okay fine, isasauli ko na yun sa inyo. Walang sobra, walang kulang. Yun na lamang ang sinabi ko para tigilan na niya ako sa panggugulo sa buhay ko. Huwag mo kong kalabanin, Chanel. Hindi mo kilala kung sino ang kinakalaban mo. Alalahanin mong marami akong pera. Kayang-kaya kong sirain ang buhay ng nobyo mo. Para bang hindi niya ako anak kong pagbantaan, Papa Dudut. Sige ma, gawin ninyo o gamitin ninyo ang pera ninyo para sirain kami ni Josh. Hindi ako natatakot sa inyo pero hetong tatandaan ninyo. Kasusuklaman ko kayo habang buhay, sinusumpa ko. Galit na wika ko at hindi ko naman namalaya na lumapit na sa akin si Josh. Siguro ay dahil sa narinig nila ng pamilya niya ang boses ko. Ngunit bago ko pa ibaba ang kanyang tawag ay may pahabol pang pagbabanta sa akin ng aking magaling na ina. Pwede sumanda ka sa akin, sisiguraduhin kong babagsak kayong dalawa ng boyfriend mo. Papa Dudut, lumipas ang araw, linggo at buwan ay naging tahimik na ang buhay ko at hindi na ako binulabog ng nanay ko at payapa ako nanirahan sa bahay ni Josh. Aaminin ko na doon ako nakaramdam ng kalayaang hinahanap ko. Hindi tulad noong nasa poder pa ako ng nanay ko na hindi man lang ako makalabas ng bahay na kailangan paglalabas ako ay kasama siya palagi at kahit pag-a-apply ko ng trabaho ay kailangan kasama din siya. Nung una ay kaya ko pang tiisin yon pero dumating din ang panahon na sumabog na ako. At eto nga, sinumpa ko na sa sarili ko na hindi na ako babalik pa sa bahay namin para magpakulong lang. Papa Dudut, akala ko ay titigil na ang mama ko sa panggugulo sa amin ni Josh. Pero nagkamali ako. Kumbaga, kaya lang nanahimik si mama para mag-recharge lamang. At nang makapag-recharge ay muli siyang nanggulo sa buhay ko. Chanel, alam mo naman ba? Tanong sa akin ng aking katrabaho at kaibigang si Ems. Ang alin? Nagtataka kong tanong sa kanya. Yung tungkol sa mama mo. Tumawag kasi siya kanina rito at kinausap niya si Ma'am Jonaline. Inform niya sa akin. Lalo lamang ako nagtaka sa ginawang aksyon na yon ni Mama. Ha? Eh bakit naman?
kakausapin ni mama yung supervisor natin. Ang balita ko'y tumawag raw ang mama mo sa management at sa HR para pasibakin ka sa trabaho mo. Pagpapatuloy nito. Nanginig naman ako sa galit nang marinig ko yon. Ano? Talaga? Oo, kay Ma'am Jonalyn na rin mismo nang galing kaso nahihiya siyang sabihin sa'yo kasi baka mag-away kayo ng mama mo. Tapos ang narinig ko pa, handang magbayad ng mama mo ng kahit magkano, matanggal ka lang daw sa trabaho. Kaso hindi ka naman matanggal sa trabaho kasi maganda naman ang performance mo. Ay, grabe naman ang mama mo, Chanel. Nakakagulat siya. Imbis na suportahan ka niya, kwento pa sa akin ng aking kaibigan. Ems, nakita mo si Ma'am Jonalyn? Nasaan siya? Tanong ko. Hindi ko alam eh, reply ni Ems sa akin. Kapag hinanap ako ni Ma'am Jonalyn, sabihin mo ay nagbanyo lang ako ha. Tatawagan ko lang ang mama ko. Pakiusap ko. Pagkatapos noon ay dumiretso ako sa banyo para doon kausapin ang aking ina. Ma, kailan po ba kayo titigil sa panggugulo sa buhay ko? Ang lakas naman ang loob ninyo na tumawag pa sa supervisor ko at sa management ng pharmacy para ipasibak lang ako. Galit na sabi ko sa aking ina. Ginawa ko yon kasi gusto kong maging dapang-dapa ka sa hirap ng buhay. Gusto kong ma-realize mo na nagkamali ka ng desisyon na piliin mo ang hampaslupang boyfriend mo kaysa sa amin ang ama mo, sagot ko sa aking ina. Lalo akong nagalit sa aking narinig, Papa Dudut. Ma, sa totoo lang, mas magkakamali ako ng desisyon kung pipiliin ko kayong dalawa ni Papa. Bakit? Ginawa niyo lang miserable ang buhay ko. Ang malas ko at kayo pa ang naging mga magulang ko. Ang kapal din ang mukha mo, Chanel, na sabihin yan sa amin samantalang nakinabang ka sa amin ng Papa mo ng mahabang panahon. Pinalamon ka namin. Sinunod namin ang luho mo. Ginawa namin ang lahat para magmukha kang tao. Panunumbat pa nito sa akin. Pero kahit minsan hindi ko naramdaman sa inyo na minahal niyo ako. Ang lakas ninyong sumbatan ako samantalang ako dapat ang manumbat sa inyo. Balik ko sa kanya. Wala kang utang na loob, sigaw nito sa akin. Hindi niyo ako minahal, ma. Pinaikot niyo lang sa mga palad ninyo ang buhay ko. Ginawa niyo lang po akong tau-tauhan. Anong utang na loob ko doon? Pagpapatuloy ko. Naging mahigpit ako sa iyo kasi ayaw ko lang na mapariwara ka. Katwira naman niya. Agad ko namang kinontra. Ha, talaga? Ayaw niyo ako mapariwara eh. Sa ginawa niyong yan, lalo akong napapariwara. Ma, kung talagang mahal ninyo ako, irerespeto ninyo ang desisyon ko. Kung talagang mahal niyo ako ay tatanggapin ninyo si Josh para sa akin. Insist ko sa kanya. Hindi si Josh ang nararapat na lalaking para sa iyo, anak. Tingnan mo, anong buhay ang ibinigay niya sa iyo? Wala. Napipilit ng katuloy na magtrabaho dahil hindi ka na niya kayang buhayin. Diin pa niya. Kagustuhan ko pong magtrabaho. At saka pwede po ba, ma? Hayaan niyo naman po kong tumayo sa sarili kong mga paa. Hindi yung palagi nakabuntot kayo sa akin. Ma, matanda na ako, may sariling pag-iisip na ako. Hayaan niyo naman po sana akong mag-decide para sa sarili ko. Pagkatapos noon ay hindi ko na napigilang mapaiyak sa sobrang galit at panlulumo. Ma, all these years, nabuhay ako sa anino ninyo. Wala akong kalayaan. Ilang taon ako naging sunod-sunuran sa inyo. Nasasakal na ako, ma. Maawa naman sana kayo sa akin. Oo, maaaring binigay ninyo ang lahat sa akin. Pera, karangyaan, pag-aaral. Pero hindi sapat yun, ma. Kailangan ko po ng kalayaan. Sigaw ko. So ako pa ang pinapalabas mong masama, ganun ba? Oo, tahasang kong sinabi sa kanya. Chanel, bilang ina mo, wala akong ibang hinangad kundi ang kabutihan mo. Nagawa ko yon kasi mahal kita. Gusto kong makita mo na maging maayos ang buhay mo. Paliwanag niya. Ma, huwag niyo sanang guluhin ang buhay ko. Nakikiusap na ako sa inyo. Sa puntong yon ay sinabi ko yon sa kanya na may paggalang. Kahit na umiiyak na ako sa sobrang sama ng loob. Sige, madali akong kausap. Hindi na kita guguluhin pa pero kalimutan mong may magulang ka pa. Simula sa araw na ito ay itinatakwil na kita bilang anak ko. Sigaw niya sa akin at sa tono pa lamang ng kanyang boses ay alam kong tototohanin niya yon. Sige ma,
Gawin niyo po kung ano ang magpapasaya sa inyo. Basta huwag niyo na lang po akong guluhin. Tapos ang usapan, buong tapang kong sabi sa kanya. Papa Dudut, binubuhay ko ang sarili ko hanggang sa ngayon dahil hindi ako makahingi ng tulong sa mga kakilala ko kasi pinagbantaan sila ng mama ko. Bukod pa doon ay madalas niya akong sinisira sa mga trabahong pinapasukan ko. Kaya tuloy minsan ay napapaisip ako kung bakit may ganong klase ng magulang. Minsan napapaisip ako kung maiyak ba ako o magagalit sa buhay ko dahil sa mama ko. Papa Dudut, sa ngayon po ay masaya ako sa kung anuman ang meron ako. Matagal ng panahon nang lumipas pero hindi ko rin alam hanggang ngayon kung magkakaayos kaming mag-ina. I tried to reach out at magpakumbaba pero sila na mismo ang lumayo sa akin. Kaya sumuko na rin ako at inayaan ko na lamang ang tadhana kung pagbabatiin pa kami ng mga magulang ko. Ang masasabi ko lang sa mga taong nakakaranas ng ganitong pangyayari tulad ng sa akin ay huwag kayong matakot na sundin ang sarili ninyo. Dahil kung alam nyo na doon kayo sasaya ay hindi ka magsisisi. Sa ngayon kasi never ako nagsisi sa desisyon na ginawa ko. Alam ko ang tama sa mali at alam ko na dito ako liligaya sa piling ni Josh. Baka dumating ang time na pagsisihan mo kung bakit hindi mo sinunod yung puso mo at hindi mo na maaaring balikan ang nakaraan. Besides, there is no harm on trying. Sometimes you should take a risk. Maraming salamat po sa pagbibigay ng oras at panahon sa pagbabasa ng aking liham. Kung sakali man po na mapili po ninyong ma-upload ang kwento ko, ipaalam nyo naman po sa akin para aking mapakinggan. At balang araw ay ipaparinig ko po ito sa aking susunod na henerasyon. Hanggang sa pumuti na ang buhok ko. Kumulubot ang mga balat at matandang-matanda ng ulyanin at hindi na makaalala. At least ay may isang bagay na magpapaalala sa akin. Aalalahanin ko ito na naging parte po kayo ng aking buhay. Lubos na nagpapasalamat, Chanel. Nakakatuwa naman na despite sa pagtutol ng ilan sa inyong relasyon ay nanatili pa rin matatag ang pagmamahalan ninyo ni Josh. Bagamat nakakalungkot din na itinakwil ka pa ng iyong mga magulang dahil sa iyong desisyon sa buhay, oo, naintindihan naman natin ang mga concerns ng ina ni Chanel. At gusto lamang niyang masigurado ang kinabukasan ng kanyang anak. Pero mali na ipilit sa kanya ang desisyon na gusto ninyo. Nasa legal na edad na po si Chanel. May sariling pag-iisip at nasa kapasidad para gumawa ng desisyon sa kanyang sariling buhay. Huwag nating diktahan ang ating mga anak at hayaan natin silang mamili ng landas na kanilang tatahakin. Tandaan natin na kapag tumungtong na sa hustong gulang ang ating mga anak, ang mga magulang ay magiging silbing gabay na lamang sa kanila. Kung mali man ang naging kanilang desisyon sa buhay ay hayaan natin silang matuto sa kanilang pagkakamali. After all, experience is still the best teacher. Muli ay maraming salamat sa iyo, Chanel, sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papa Dudut Stories and God bless. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ay mahiwaga, laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problema ang kaibigan ito ay pakikinggan ka sa Papa Dudut Stories. Kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Stories, Papa Dudut Stories.